apat siya sa mga naging pangulo ng ating republika, si President Sergio Osmeña. Pero ang kanyang pagkatao, lalo na ang pagkakakilanlan ng tunay niyang ama, nananatili raw misteryoso. Kaya ang kanyang pamilya mismo nagsagawa ng paternity test at ang resulta ng DNA na babago sa kasaysayan, ibubunyag na. I-check ang inyong mga pitak at bulsa at titigang maigi ang inyong pera. Kilala nyo ba kung sinong pangulo ang naka-imprenta sa ating 50 pesos? Hindi rin. Nawalan ako na isibibin na sa pera ba? Sorry, Osmeña. Siya ang ika-apat na pangulo ng ating republika, si Sergio Osmeña Sr. Sergio Osmeña? Mahigit 6 na dekada matapos siyang namatay, may malaking impormasyon tungkol sa pagkatao ng dating Pangulo ng Pilipinas na sa linggong ito, mabubunyag! Dito, sa Queen City of the South, sa Cebu City, nagmula ang angkan ni Osmeña, ang pinakaunang Pangulo ng Republika na nagmula sa Kabisayaan. Sergio Osmeña as President of the Philippine Commonwealth. Marami ritong kalsada, establisimiento, kahit pa mga park, ipinangalan sa kanya. Sergio Osmeña ay kinikilalang Grand Old Man ng Cebu. Bukod sa pagiging Speaker of the House, siya ay nagtatag ng pinakaunang political party sa Pilipinas, yun yung Nacionalista Party. Kinatawag din siyang oldest existing political party kasi yung nauna pa ay pro-American. Noong matapos ang panahon ng World War II, ni-restore niya ang Commonwealth, kahalili ng ay Pangulong Quezon. Pero kahit pa nakasulat na ang kanyang pangalan sa mga pampublikong lugar, pera at pahina ng kasaysayan, isang bukas na libro raw dito sa kanilang probinsya ang kwento tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Bagamat ang nakasulat sa ilang mga libro na ama ni Sergio Osmeña Sr. ay si Don Pedro Lee Gotiauco, noon pa man daw, maugong na ang mga balita ng mga sinaunang Marites na hindi talaga si Don Pedro ang tunay na ama ni Sergio Osmeña Sr. Nabatian ako, mora na yung sulti nga. Kanang morag binuhi ra siya ba? Sagup siya ba? Dungog ko ang istorya, dili anak na siya tinuod sa iyang amahan. Pati ang pamilya Osmeña, matagal na naging tikom ang bibig sa isyong ito. Hanggang kamakailan lang, inanunsyo nila na handa na silang isiwalat ang katotohanan dahil ang tunay na ama raw ni Sergio Osmeña Sr. inalam nila sa pamagitan ng DNA test. I would like to express my appreciation. At ang resulta, isisiwalat din sa linggong ito, sakto sa ika-145th birthday ng dating Pangulo na gugunitain sa taong ito. Pero teka, paano nila isinagawa ang DNA test gayong matagal nang patay ang former president? We have to test 3 lalaki from the 3 families sa Sansón, sa Gotiauco at saka sa Osmeña family. Kung tingnan natin kung sino sa kanila ang magmamatch, ang proseso ng pagkuha ng DNA sample is through buccal swabbing sa loob ng cheek natin. Nito lang Biyernes, inilabas na sa publiko ang resulta. 99.982%, almost 100%. Kanino nagmatch ang DNA ng dating Pangulo? Sino ang tunay niyang ama? At ano ang magiging epekto o implikasyon nito sa ating kasaysayan? Dito sa dating tahanan ni Sergio Osmeña Sr. sa Cebu, na isa na ngayong museum, buhay na buhay ang mga alaala ng dating Pangulo. Nung kami na yung nagbe-maintain dito, yung ginawa namin, everyday na mga alikabok, pinupunasan para makinis naman. Nakadisplay rito ang kanyang lumang sasakyan, isang 1940 Cadillac model. Iniingatan din dito ang ginamit niya noong sapatos, baston, ilan pang mga gamit,
pati na ang kanyang mga litrato. Wala ng picture ng family ng tatay niya. September 9, 1878, isinilang si Sergio Osmeña Sr., anak sa pagkadalaga ni Juana Suico Osmeña. Kaya Osmeña ang ginamit na apelyido ni Sergio. Ang espekulasyon kung sino ang ama ni Sergio na nabanggit din sa ibang mga libro ang mayamang negosyante mula Cebu, si Don Pedro Lee Gotchauco. Ang naalala ko no, sa mga istorya, yung brother niya, si Senator John Osmeña, asked daw Lolo, who was your father? So Lolo Sergio daw slapped him slightly and told him, never ask that question. Ayon sa historia na si Resil Mojares, naging malapit daw sa isa't isa ang ina ni Sergio na si Juana at ang negosyanteng si Pedro. Suki raw si Pedro sa bakery ng ina ni Juana. Si Juana naman, madalas sa tindahan ni Pedro bumili ng langis at posporo. Everything is speculation. Gotchauco story, which is the more popular version. Pedro Gotchauco and the mother of Sergio Osmeña were close friends. I mean, they knew each other because they all lived in the same block. As a young girl, really thought that claim was correct. Kasi mas prominent ang mga Gotchauco. Base sa espekulasyon, posibleng nagkaroon daw ng affair si Juana at Pedro, bagamat hindi sila ikinasal. Si Pedro kasi pamilyado na bago pa man daw nakilala si Juana. Gayunman, ayon sa ilang libro, binanggit na si Pedro ang nagpaaral kay Sergio sa Maynila. Parang ang impression namin that she was seduced. Yung mother ni President Osmeña, from the house to the church, para talangang nahiya siya sa nangyari. Nabuntisan ka nang wala naman pwedeng mag-come forward. Hindi naman siya pwedeng pakasalan eh, kasi yung father married to somebody else. Alam mo na mga tao noon, very conservative, something to be ashamed. Ang bulong-bulongang isa pang posibleng ama ni Sergio, galing din sa mayamang angkan sa Cebu na nagngangalang Antonio Sanson. Kilala siyang businessman sa Cebu at sa Bourbon at marami siyang mga ari-arian sa Cebu. Matanda na siya. Aside from that, meron na siyang asawa at anak. Kaya hindi pwedeng si Antonio Sanson at saka yung nanay ni Sergio Osmeña. I am in contact with Michael Collinay, who's the foremost expert on turn of the century Cebu. Talagang ang belief niya si Antonio Sanson. So he was saying na even as a child, Lolo Sergio would visit that big farm in Bourbon. So supposed to be, alam ni Lolo Sergio kung sino talaga ang father niya. As a matter of fact, doon siya nagtago during the 3 de Abril uprising, the Filipinos against the Spaniards. Pati ang apo sa tuhod ng isa sa mga pinsa ni Antonio na si Ronnie, hindi raw makumpirma kung may katotohanan ng matagal nang kumakalat na kwento. Kapatid sa lolo ko si Antonio Sanson, sa lolo ko na si Julian Sanson. Wala kong alam doon. Tinawag na ako na kunan ako na DNA. Ayon naman sa apo ni Sergio na si Ani, dalawang dekada na raw pinag-uusapan ng pamilya na magsagawa ng DNA test para makumpirma kung totoo ngang si Antonio Sanson ang tunay na ama ni Sergio. Di namin alam kung anong gagawin. Actually, I inquired. Then, something like, kailangan ng 2 sets of parents for every generation. Ang hirap naman, mga patay na, paano natin to gagawin? Importante dito is, lalaki yung ating kinuna ng sample. Kasi yung test natin was a Y-DNA test. Tinignan natin kung sino yung pinakamalapit na buhay na lalaki, na anak ng lalaki, na anak pa rin ng lalaki, na galing doon sa main natin na mga characters. At nito lang Marso bilang paggunita sa mangyayaring ika-145th taong anibersaryo ng kapanganakan ng dating Pangulo sa Setyembre, ang pamilya Osmeña may kinumisyong magsagawa ng DNA test. Sa pamilya Osmeña, ang kinuhana ng DNA specimen ang apo sa tuhod ni Sergio Sr. na si Tomas. Si Ronnie, na siya namang apo sa tuhod ng unang pinsa ni Antonio Sanson, ang siyang kinuhana ng DNA specimen sa kanilang angkan. Hindi naman isinapubliko ang pagkakakilanlan ng kinuhana ng specimen mula sa pamilya Gotchauco. Nito lang Biyernes, inilabas na ng mga Osmeña ang resulta. There is 100% match in the DNA of... You're happy... Sino nga ba ang tunay na ama ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr.?
ang kababata ba ng kanyang ina na si Don Pedro Lee Gotiauco na nakasulat sa mga libro? O ang negosyanteng si Antonio Sansón? Una munang inilabas ang resulta ng DNA test sa pagitan ng apo sa tuhod ng dating pangulo na si Tomas at isang kaanak ni Don Pedro Gotiauco. They do not match in many of the points of the DNA, clearly indicating a non-genetic connection in the paternal line. Sunod namang inilabas ang resulta ng DNA test na kinuha sa pagitan ng mga Osmeña at ng mga Sansón. There is a 100% match in the DNA of the Osmeñas and the Sansón. It's also very genealogically accurate, even if the sample is from a first cousin of Don Antonio Sansón. Ibig sabihin, ang tunay ngang ama ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr., ang negosyante noon sa Cebu na si Antonio Sansón. We're happy that we have new relatives. Correct history. Let the truth come out. Well, I hope Lolo Sergio will be happy if supposedly he wanted to reveal it but was not able to. It's enough that I give them the true father of Sergio Osmeña. I expect na magkaroon kami ng mas madalas family gathering. Pwede na ako mag-address sa kanila, sino ang tita, sino ang tito. Yung donor ng Gotiauco side, nakausap ko siya. I hope we remain friends because we have had a relationship for over 150 years. Ang friendship naman namin ngayon is not based on supposedly magkamag-anak. Walang magbabago. We're giving copies of the report probably sa National Historical Commission of the Philippines, National Historical Institute, kahit na siguro sa Malacanang. Kasi this is a presidential matter. Yan yung challenge talaga. Sa rightful na authorities, dapat banggitin ang pangalan ni Antonio Sansón. May mga kasulatan na nagsasabi na gusto naman niya na talagang i-reveal. So, balit may mga pinoprotektahan na siyang pamilya, mga emosyon, kung kaya't hindi. Napakahalaga nito sa kasaysayan kasi representasyon din siya bilang isang pangulo. The results are positive match. Sa mga teleserye, kahit pa dito sa KMJS, inaabot ng linggo, buwan o taon pa nga ang iba bago mabunyag kung sino ang tunay na magkakamag-anak o magkakadugo. Kinabog itong lahat ng dating pangulo ng ating republika, Sergio Osmeña Sr., na ang katotohanan natuklasan makalipas ang 145 na taon. Salamat sa siyensya at teknolohiya dahil maitatama na ngayon ang mga nakasulat sa ating libro. Dahil ang mga nakalimbag sa ating kasaysayan, 100% dapat totoo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.